Sino ka ba talaga, Elias Guerrero? Ano bang lihim mong tinatago mo? Nilagay mo ang batas sa mga kamay mo? Kaya ka ba hinahabol ng mga tao? Yung tumambang sa presidente? Dahil hanggat buhay sila, hinding-hindi ako titigil para lumaban bilang si Black Rider. Alam mo, pareho tayong nilagay ang batas sa mga kamay natin. Nung bata ako, binubugbog ako ng tatay-tatayan ko. Kaya naawa ang tiyuhin kong pulis, si Tio Pilo. Inuruan niya akong bumaril para matuto akong protekta ng sarili ko kapag sinaktan ulit ako ng tatay-tatayan ko. Dinala ko siya dito para malaman mo na isa siyang traitor. Taksil siya sa Golden Scorpion. Anong katotohanan, Teresa? Alam mo nang dapat mong gawain sa mga tao katulad niya, Matador. Hindi na mahitaksin sa grupo na to! Si Calvin ang pinakamalaking traitor sa grupo! Si Calvin ang pinakamalaking traitor sa amin lahat! Pinaikot ka ng sarili mong anak, Senyor! Alam ko kung paano gumalaw si Edgardo. Wala na siyang laban sa atin. Mas mahirap pa siya sa taga. Paano gagamitin niya para labanan tayo? Para maghiganti sa atin? Kung inaakala niyong napapagsak niyo na ang Golden Scorpion, nagkakamali kayo. Senyor, masyadong malayo itong lugar na to. Ano ba meron dito? Naasan ang kalma mo, Hugo? Nawala lang akong saglit. Naging nerbyoso ka na agad. Senyor, ayaw ko nang mapahama ka muli. Matapos tayong maisahan, ayaw ko na. Nasa islang ito ang pag-asa ng Golden Scorpion, Hugo. Nandito ang biyaya at kapangyarihan. Hindi lamang ang mansion ko ang nakatago kong yaman na hindi alam ng gobyerno. Marami pang kayamanan ng pamilya namin na nagmula pa sa aming mga ito. Kayamanan? Lumang kayamanan na galing sa iyong mga ninuno? Ginto, Hugo. Kaya ako bilib sa inyo, senyor. Napakagaling niya talaga. Samantalang inakala ng lahat na wala na kayong kasalasalapin. Matapos nang ilitin ang lahat ng alam nilang ari-arian ninyo. Finished nila ang inyong mga account sa banko. Inilit nila ang lahat ng alam nilang ari-arian ninyo. Inisip nila isa na kayo ngayong pulubi. Sa pakikipaglaban sa giyera, Hugo, dapat meron kang isang matinig na strategiya. Huwag mong ipakikita ang lahat ng iyong bara. Tandaan mo, nasa atin ang Joker, Hugo.
maghihiganti ako. Babangod ang Golden Scorpion. Tumulit kayo sa akin. Inakala sa buong buhay kong makakita pa ako ng ganito kadami ginto. Ito ang kapangyarihan. Ito ang magtataguyod sa ating pagbangon at pakikipaglaban. Ang mga gintong ito ay nanggaling pa sa mga ninuno at dating leader ng Golden Scorpion. Ipinasa sa bawat henerasyon hanggang sa naipon at lumago. Ginulat mo kami sa inyo. Ni ako, hindi ko inaasahang may tago ka pang gantong yaman. Ako lang ang nakakalam ng lokasyong ito, Hugo. Dahil dito, hinding-hindi nila ako basta-basta mapapabagsak. Ang tunay na mandirigma ay matalino. Kung paano niya isagawa ang kanyang satehiya laban sa mga karaway. Kaya kami saludo sa inyo, Senyor, bilang leader. Para sa akin, ikaw na ang ultimo at pinaka. Gagamitin natin ang mga ito para mamili ng mga armas at sandatang. Itutuloy natin ang laban. Ibabangon natin ang Golden Scorpion. Kasama mo kami, Senyor. Babangon tayong muli. Tandaan niyo, isa-isahin niyo ang lahat ng tumaytos sa akin, lahat ng tumalikod. Patayin niyo lahat ng mga ahas at traitor. Patayin niyo silang lahat. Ipamukha niyo sa kanila, iparamdam niyo sa kanila ang tunay na kamandag ng isang balakdan. Ubusin natin lahat ng mga traitor! Babangon ang Golden Scorpion. Magbabayad din ang mga pumaslang sa'yo, Hilda. Sana totoo ngang wala kang kasalanan, Elias. Bitawan ang asawa ko. Hindi pinatay ng anak ko ang asawa mo. Hindi niya kayang gawin yun. Hindi ko siya pinalaking maging katulad mo. Yeah.
paano na? Kung hindi nga nagsisinungaling si Alma sa akin. Na hindi talaga si Elias ang pumatay kay Hilda. Paano nga ako? Nagkamali talaga ako. At hindi si Elias ang tunay na kalaban. Balot din eh, sir. Bili na po kayo. Minamano lang po. Tay, tanong lang. Dito po ba yung baryo sa Hapang Bato? Opo, dito po yun. Magsabi ka ng totoo kung ayaw mong sumabog ang bungo mo. Sa ko matatagpuan si Elias at ang kasama niya babae. Hindi ko po kilala si Elias. Nakikita po sir sa kabilang ilog. May layo po doon sa lalaki, sa babae. Ah! Pablo, sabihin mo kay Matias, alam ko na kung nasa sila Elias. Gano'n ang buhay, no, Elias? Pag may nakikita akong tao, sunod-sunod ang mga swerte. Naiinggit ako. Kasi ako, pinaglihi ata ako sa kamalasan. Masakit ko! Dito ka! Dito ka! Ganto para matanda ka! Ano ang balak niyo, Chong? Tulong! Tulong! Nay! Chong Mio! Huwag kong magula! Tulong! Tulong! Huwag dito tulong sa'yo dito, Nympha. Panin pa, anak. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Iba'y pangako mo, kahit kailan. Hindi ka papayag na abusuhin mo kahit na sino. Ingat na. Yeah, dali dyan natin ito yan! Narawa, kawin niya yan! Patay na ang Kuya Pilo. Kinalulungkot po namin ang nangyari. Pero namatay po siya sa rambulan sa kulungan. Sige po, mauna na po kami. Tiyok Pilo! Nay! Puntahan natin si Tiyok Pilo. Namatay siyang mag-isa. Gusto ko siyang makita. Ano ba? 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 Ano ba?
natin eh! Namatay na si Felicio! Patay natin ang Kuya Pilo! Alam mo, lalayasan na kita bago ako naman nakisanot mo! Hirap ng buhay, no? May maka naman akong tanga dito. Limpa. Di totoo yan. May mga masamang bagay na mangyayari sa buhay natin. Pero nasa atin kung paano tayo babangon. Maraming salamat, Elias, ha? Alam mo, kahit papano, gumaan yung pakiramdam ko. Patala, shot! Sa pagkakailangan mo ng kausap, dito lang ang lagi. O tara, inom! Inom tayo! Iwan na. Limba! Limba! Mas mamanginit ka, nilalagnat ka. Teka. Limba! 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 Ay! Ay, silang. Sige. Nalian natin. Uy! Grabe. Ay! Oh! Ano nangyari? Elias! Bigla kasing sumama yung pakiramdam niya tapos nakainom pa siya. Oh, wala kayo mapupunta ang ospital dito. Mahirap kasi maabot ng atensyon medical yung ganito kaliblib na lugar eh. Oo nga. Naku, parang mainit. Mainit siya. Teka, kukuha ako ng ano, tubig. Maghahanda ako po nasa natin si Nipa. Teka lang ha. Kumuha ka ng ano, ng... Yakapin mo muna, Elias! Oo nga. Wala akong kumot, wait lang. Kumuha kang kumot dyan, nandyan. Ito, teka, Nipa. Oo. Huwag ka mag-alala. Dito kami. Yakapin mo muna. Para... Diba? Higa ka, oh. Higa ka. Higa ka muna. Para naman mainitan ang katawan. Ayan, ayan. Halika, dali. Ayan, ako. Sobrang init mo. Balutin mo siya, Elias. Oo nga, Elias. Hanggang dito na ako kailangan itong... Ayan. Meron ba kayo dyan tubig sa baso? Kuko, ito, ito, ito. Pero ipunasan mo muna siya. Oo. Limba. Bawag ka mag-alala. Nabantayin pa namin. Oh, ikaw lang ba? Diyos ko, grabe, napakainip. Naku. Elias, alam... Wala bang kahit na anong gamot dyan? Mahirap wala kasi talaga eh. Ganito-ganito lang talaga ang ginagawa namin, pero makakayanan niya yan. Ayos lang naman yan. Kung nalasing lang, magiging ayos din. Oo, basta huwag mo lang iwan. Oo. Oo. Ha? Sige, naku, may agawin pa ito. Kaya nga eh. Naku, may naiwan tayo doon. O siya, kaya mo na to ha. Bantayan mo talaga si Nipa. Huwag na iwan. Ikaw na bahala. Yakapin mo pag nanginginig. Gusto mo yakapin mo din ako. Huy! Talaga. Biro lang ko naman. Sinasabi ko sa iyo eh. O sige na, Elias, kaya nyo na yan. Tara na nga, dali mo, mauna ka na doon. Limba. Sa pakiramdam mo. Ayaw mo ko, Ingman. Limba. Limba si Elias to. Ligtas ka. Huwag ka mag-alala.
kailangan ko na pa kayo dyan. Ah, sige, ito. May basahan doon. Dito. Ayan. May ama. Sala, Elias po, hindi pa po umuwi. Eh, tanong ko po sana, nag-text na po ba sa inyo? Alam mo ba na yung mula nung umamin sa akin si Elias na siya si Black Rider? Kapag hindi siya umuwi o nagre-reply sa mga text ko, nag-aalala ko. Pero maglaon, nasanay na rin ako. Pinapanalangin ko na lang sa Diyos na uuwi siyang ligtas. Ha, ang punot dulo pa rin ng lahat ng ito, yung tatay niya, si Edgardo. Siya pa rin ang sinisisi ko sa lahat-lahat ng ito. Sana hindi ko na lang siya nakilala noon. Sana hindi na lang siya ang naging tatay ni Elias. Eh, Alma. Siguro isipin niyo na lang po na kung hindi niyo po siya nakilala, wala po si Elias ngayon. Wala po kayong anak na napakabait, napakatapang, napakagalang. Totoo naman. Paano ba ako? Nagkamali talaga ako. At hindi si Elias ang tunay na kalaban. Ano ba ang gusto mong ipaiwatig sa iyo? Kung nabubuhay nga talaga si Calvin. Paano nga? Kung siya ang tumatraitor sa akin. Paano? Kung talagang hindi si Elias ang tunay na kalaban. Mabuti na lang at sa inyo mismo nang galing. Dahil sumagit na yun sa isip ko. At alam akong hindi kumawari. Sa dinami-dami ng mga kalaban natin, kung bakit naman kay Antonio pa sumama si Calvin. Inamit mong malaman ang kalatang. Elias. Inalagaan mo ako. Kala ko siguro anong mangyayari sa'yo. Simula nung makalaya ako. Hindi ko na ata nakikita ni isa sa mga sungot na tropa ni Calvin. Ano na nangyari sa kanila? Bueno, itong nalalaman ko. Namatay ang tatlong bata sa engkwentro sa kalakdan. Si Uno. Yung Mati. At yung Ivan.
Bukod tanging etong si Matias at si Pablo lang ang nakaligtas. At silang dalawa ang nakita kong kasama ni Carl. Dali mo sila sa akin. Sila ang susi para malaman natin kung anong katotohan. Masusunod, boss. Inuubos mo yung tauhan ko. Ngayon, uubusin ko yung lakas mo. Pagkawalan mo ako! Pagkawalan mo ako! Patayin ka na! Hindi naman makapaghintay. Malas kaya makita ng groom and bride bago ang mismong seremonya. Mayroon bang tumututon sa kasalang ito? Ako! Itigil ang kasal! Tama na, mawawa ka! Buti pa! Matayin na kita!